At nandito po ulit tayo ulit sa Philcoinage vlog natin. At ating papag-usapan ngayon ay ang US dollar na Morgan at Peace dollar. At kaya po tinawag na Morgan dollar to ay dahil sa ang engraver nito, designer nito ay si George T. Morgan. At ito naman Peace dollar, kaya tinawag na Peace dollar dahil may peace sa likod. At ito po ay bunga ng competition para sa mga design tungkol sa peace, at ito po ang nanalo, kaya po tinawag na peace dollar. Ngayon, parehas po silang silver. Ngayon, ang tanong, magkano po ba yung ganito mga klase ng coins? Baka meron kayo, at para malaman nyo kung magkano pa aabutin yung mga ganito. Ito pong nakikita nyo ngayon na Morgan dollar, ito po ang pinaka-common sa Morgan, 1921. Kahit ano pong mint mark niya, meron po tayong mint mark na San Francisco, letter S, New Orleans, letter O, Denver, letter D, yung walang mint mark, ibig sabihin Philadelphia yon, at yung CC ay Carson City. Dito naman po sa Peace Dollar, tatlo lang po ang meron, Denver, San Francisco, tsaka Philadelphia. Ngayon, ang tanong, magkano ba itong common na Morgan dollar? Ang Morgan dollar po na common na katulad nito ay pumapatak lamang po na 1,200, yung ganitong condition. Kung ang bibili po ay collector, pero kung ang bibili po ay katulad kong buyer, dealer, papatak lamang po ito ng 1,000. Para pag nagbenta ako sa collector, mabibenta ko siya ng 1,200 o 1,100. O kaya pag kailangan ko ng pera, ibibenta ko po ito ng 1,000 kahit wala ng tubo. O kaya 900 kahit lugi na ako. Magkaroon ko lang ako ng pera. Halimbawa, meron akong 10 nabili, ibig sabihin at malulugi ako ng 100, di 1,000 din. Okay na yun. At least meron akong 9,000. O 900 ang isa, din meron akong 9,000. O pwede ko pang paikutin ulit. Mas malaki ang malawala sa akin kung wala akong pang-ikot. Kaya ganun po ang buhay namin mga buyer-dealer na mga coins. Minsan may panalo, minsan may talo. Kaya titingnan nyo rin po yung mga part na yon. Baka mamaya ang kinukwenta nyo lang kita nyo yung panalo kayo. Tingnan nyo rin yung talo kayo. Doon po tumatakbo yung negosyo. Ang ingatan nyo pong date, yung 1893. Yung 1893 S o San Francisco, yan po ang pinaka-rare na year sa Morgan dollar. Sa catalog po noon, pumapatak po na wala nakalagay ang 1893 S. Pero sa eBay noon, may nakita ko 200,000 pesos. Noon pa yun, 20 years ago. Hindi ko lang alam kung nabili. Pero yung ganitong kondisyon na 1893, nasa 200,000 dati. At puro common na to. Kahit yung mga 1870s, 1880s, 1890s, halos common po yan. Yung mga hanggang 1921. Pagka mga ang na-offer po niyan, mga 1,200 lang po. Pero pagka Carson City, o yung mint mark niya rito ay CC, mapapansin nyo rito, yun po ang mahal sa may bandang ilalim. S kasi ito yun. Ayan o. O ata, o S ata. Ah, S. S po yan . O San Francisco yan. Pero pag CC o Carson City, nasa times 3. Kung ito 1,200 o 1,000, times 3 ang magiging presyo ng Carson City. Magiging 3,600 siya. O kung gusto niyo mabenta na mabilis, 3,000. Yun po yung actual na value ngayon. Mababa lang din po ang Carson City. Hindi po ganun ka taas. At alam niyo po ba, sa eBay ito, noong mga year 1990s, pinipilit nila itaas ang presyo nitong Morgan tsaka Peace Dollar. Alam niyo po ba yun? Hindi nga lang sila nagtagumpay kasi maraming eBay seller na ibinebenta itong hawak ko na katulad nito 1921, ibinebenta ng $50 o mga $2,500.
$60 o 3,000 pesos. Wala, pinipilit nila itaas noon eh. Kaya ako na nag-ipon din noon eh, pero wala rin nangyari. Hindi rin siya tumaas. Nung 1990s, pumapatak na 'to ng 1,000. O mag anong year na ngayon? Year 2023. So halos 33 years, 1,200 lang nabibili 'to. At kung nagmamadali ka, gusto mo magkapera agad dahil kailangan mo ng pera, ibebenta mo 'to ng 900. So hindi siya tumataas kasi siguro napakarami na nito. At saka ho kasi yung coins kasi kahit nakokonte, kahit rare siya, kung hindi siya desirable, kung hindi siya sikat, hindi rin po siya binibili eh. Kita niyo yung 2005 na piso. Sikat po siya pero marami siya eh. Marami siyang mga ganyang klase ng coins pero binibili eh. Ewan ko lang ngayon pero parang humina na rin ang bilihin na 2005 na piso. Pero noon, kaya kasi sikat eh. O, ito naman peace dollar. Ang peace dollar naman po, ang pinaka-rare na year dito, 1921. Siguro, bigla na lang pumasok ang 1921 kasi sa Morgan, may 1921 din eh. Kaya yung 1921 po dito, medyo scarce po, medyo mahirap. So, pero hindi naman siya ganun kataas ang presyo. Nasa times 1.5 lang. Halimbawa, ito kasi ang presyo nito nasa 1,200 din eh. Halos silver value lang to. Tsaka ito Morgan. Kung ito po ay 1,200, baka 2,000 o 1,800 lang yung mga 1921 na year. Yun po yun. Sa kahit po sa mint mark, pare-pares lang po yan. Yung Philadelphia, Denver, at San Francisco, iisa lang din ang presyo niyan. At lahat po ng year, 1922 hanggang 1935, halos pare-pares po ang presyo niyan. Nasa 1,000 to 1,200. 1,200 lang po ang bili po ng mga collector dito. Siyempre, pagka dealer, katulad ko, bibiling ko lang ito ng 900. Actually, ito, 800 ko lang binili kasi mababa silver nun eh. Oh. Sinubukan ko ibenta sa 1,000, walang bumibili eh. Kaya sa panahon ngayon, huwag nyo muna kayong bibili ng mataas-taas na ganito. Madami nito. Madami ito. Tsaka yung Morgan, marami po ito. At dito naman po tayo sa ipamimigay ko. Dahil po may nag-request na Canadian coins, ito po ang mga Canadian coins na ipapamigay po natin. Ito po yung 25 centavos Canadian coin. Ayan, magkakaiba po yung mukha ni Queen Elizabeth. Ayan po. Pero pare-parehas po silang 25 centavos. Ayan. Mag-comment lamang po kayo kung gusto nyo magkaroon nito. At i-reserve ko po sa kayo. At inuulit ko, medyo limited lang po yung ganito ko. Kasi itong ganito ata marami pero ito ko konti, ito yung dalawang to. Mag-comment lamang po kayo mga kasama at pagpalain po kayo. Salamat po sa inyong panonood at pakikinig sa aking vlog. God bless you po.